ang korupsyon sa Pilipinas. Alam mo ba ang mga kaganapan sa Pilipinas? Tayo ay nagtatamo ng kahirapan. Ngunit paano nga ba nagsimula ang lahat? Madaming pagbabago ang naganap sa pamumuhay ng mga Asyano at dahil sa kolonyalismo at imperialismong kondorenin. Halos lahat ng aspeto ng kanilang pamumuhay ay naapektuhan nito. Isa sa malungkot na katotohanan na iniwan ng kolonyalismo at imperialismong kondorenin sa buhay ng mga Pilipino ay ang korupsyon. Ang mga Pilipino ay hindi kinilala bilang miyembro ng lipunan. Kinilala sila bilang mga alipin. At dahil dito ay unti-unti na lumalaganap ang korupsyon sa Pilipinas. Ngayon, ang mga Pilipino ay nagproprotesta upang labanan ang korupsyon. Ano ang korupsyon? Ito ay karaniwang nakikita sa larangan ng politika at tumutukoy sa kawalan ng integridad at katapatan ng mga nasa kapangyarihan. Ang pangunahing dahilan nito ay ang pang-aabuso ng kapangyarihan at makasariling intensyon. May mga halimbawa ng korupsyon, tulad ng pagsuhol at paglustay. Ang pagsuhol ay ang paghihimok ng isang tao na gumawa ng bagay-bagay na ilegal na ang kapalit ay pera. Pangalawang halimbawa ay ang paglustay. Ito ay isang uri ng pagnanakaw, ngunit ang mga taong may mataas na posisyon ang gumagawa nito. Ang korupsyon ay isa sa mga pinakamasahol na pwedeng gawin ng isang opisyal ng gobyerno. Ito ang pagnanakaw sa pondo ng bayan para sa sariling kaginhawaan. Ang korupsyon ay laganap pa rin sa ating bansa dahil ang mga iba sa atin ay nabubulag sa nagagawa ng pera, impluensya at kapangyarihan. Ano sa tingin mo ang solusyon sa korupsyon? Ang pagpapatupad ng Freedom of Information Bill para makita mga datos at impormasyon tungkol sa mga proyekto ng gobyerno. Kailangan natin bigyan ng matinding parusa ang mga corrupt officials para malaman nila ang kapalit ng pagiging corrupt. Tayo ang solusyon. Tigilan ang corruption. 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 Corruption.